Marami po sa atin sa church na ito can be called God's workers. I wonder if you would look at yourself and say, I am God's worker. Every work has a requirement. Lahat po ng mga proyekto, lahat ng trabaho, may mga kailangan yan. Unang-una, kailangan ng materyales. Every work requires materials. Then every work requires management. Kailangan may mga siwa, may mamahalan yan. Every work requires space. Dahil saan gagawin ang trabaho kung walang space? Every work requires a strategy, approach, pamamaraan kung paano yan gagawin. But of course, beyond all this, every work needs a worker. The work's greatest requirement is the worker. What kind of workers does God require? Our Heavenly Father, teach us today. Teach us, O Lord, to focus all our being on You alone. You have gathered us for nothing but for something. So we ask You, Lord, please accomplish Your purpose. Kung ano po ang inyong dahilan sa pag-iipon sa amin sa umagang ito, kayo po ang makapangyari at nang sa gayon, yun po ay matupad. We give up ourselves to You, our biases, our thoughts, our lives, so that Your will may be done. Father, in the name of Christ, infill us with the Holy Spirit. Lift us up to heavenly places so we can see You. Take us away, O Lord, from our base selves, from our sinful nature, and bring us into Your presence. In the name of Christ, we rebuke all work of darkness. Tinatanggihan namin, pinapalayas ang lahat ng uri at gawa ng kadiliman sa aming kapaligiran. At tinatanggap lamang namin kayo, Panginoon, na Siyang manguna, Siyang maging sentro ng gawain ito. Accomplish Your purpose. Teach us. Teach us to reverence Your presence. And as we leave this place later on, O Lord, may we all be changed, challenged, enriched by Your words. Hinihiling namin na kayo ang maging tunay na tagapagsalita. Gamitin niyo lang po kaming lahat, Panginoon. Subalit kayo po ang makapangyari. Let Your will be done, not our will. Take over, God. This is Your people. This is Your church. Speak to us as You will. We ask You with confidence. In Jesus' mighty name. Amen. Matatawag niyo na po ba ang inyong sarili ngayon na manggagawa ng Panginoon, lingkod ng Panginoon, God's worker? Maaring mahati siguro ang kongregasyon na ito ngayong umaga sa dalawang uri ng tao. Yung magsasabing, I'm already God's worker. At sa mga tao pong magsasabi nito ay atin pong muling pag-aaralan ang mga hinahanap ng Panginoon sa kanyang mga lingkod. At nang sa gayon, lalo pa nating mapaganda ang ating paglilingkod sa Panginoon. At siguro meron namang mga tao, I hope there's not even one who can say, ah, ako hindi pa ako worker. And if that is the case, I would like to challenge you to take a deeper look into what the Lord requires of His workers. At sa mga taong nagtatanong, bakit kaya ako hindi worker? O bakit kaya ako hindi effective worker? Worker naman ako pero not as effective as I would like to be. Let us look into these principles today and see what could be the reasons why some of us are not as effective as God has meant us to be. So gagawin na naman natin, meron tayong uso ngayon, mga spelling. So ang spelling ngayon natin ay worker. Yan. God requires of His workers. W. God requires a willing worker. Ang hinahanap niya yung may kusa, gusto ang trabaho, hindi pinipilit, hindi ginagawa dahil nahihiya lamang, merong willingness. So sa mga nagtatrabaho na, how can we improve? By always be willing. At sa mga hindi pa, baka ito ang dahilan because we're not willing. O kaya sa mga naglilingkod ng hindi gaanong effective, baka hindi talaga willing, baka napipilitan. 1 Timothy 6:18, command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. It's important that we are willing workers. Sino po ba yung mga willing workers? Yung mga talagang nandun ng loob at buhos ng loob at gusto nilang gawin, they that understand the need. Yung nakakaunawa. Kontento na po ba tayo na tayo-tayo na lang mga Kristiyano dito? Alam niyo po, sa Bible nakalagay, darating daw ang panahon na hahanapin natin ang salita ng Diyos at hindi natin matatagpuan. Nabasa niyo na yon? There will come a time when you will go to the east and to the west and to the north and to the south and far and wide and you will look for God's word and not find it. Ano kaya ang ibig sabihin nun sa prophecy? There might be a time
when this world might be ruled or heavily and heavy-handedly influenced by certain fanatical people who are enemies of the gospel of Jesus Christ. And don't you see, all you have to do is look at the news, and it's happening elsewhere and nearly all over the world. Sa kanilang mga teritoryo, sila'y mga pikon. Walang religious freedom. Ang kanila lamang ang pwede. Subalit, ang kanilang relihiyon na dadala nila sa free world, to anywhere, nakakapagtayo sila ng mga bahay dalangin na nila at walang pumipigil sa kanila because they're doing it in the free world. But in their own worlds, hindi pwede ang iba. Sila lamang. And this group is what? Spreading like wildfire. Umuuso sa Western Hemisphere, sa Amerika, sa Europa, ang relihiyon na ito. Umuuso. Hindi na po halos Kristiyano ang Europa at Amerika ngayon. Dati siguro. Pero kung ano-ano na ang uso, at itong fanatic group na ito, isa sa mga nagiging very influential sa Europe, sa Amerika, maging sa ating bansa, sa Asia, all over the world, sa Central Europe. At ito ang mga tao that they do not tolerate religious beliefs of other people. Papatayin ka nila, and they earn points by doing it. Hindi malayo na tayong mga Kristiyano, pag tayo'y patuloy na nagpabaya, ay tayo'y maagawa ng karapatan at ng kalayaan na sumamba. Sapagkat ngayon pa lamang, we are already being bullied by these fanatics. Na sa lugar ng may lugar, pwede silang magtayo ng bahay dalangin na nila. Sa lugar ng may lugar, pwede silang magturo ng turo nila. Pero sa lugar nila, huwag ka makakapasok-pasok at gagawan kanila ng masama. It's already a statement about the kind of faith that they have and their concept of morality and their concept of God. But yet, what are we doing? Tayo mga Kristiyano, kontento na, parang mutual admiration society. Magkita-kita tayo dito linggo-linggo. May nalalagas na konti. Parang di bali naman, may nadadagdag namang iba eh. Ganyan talaga ang buhay, come and go. Ganun na lang kaya yun. Meron ba tayong burden na yung free world man lang maging Christian? Para may pang-balance man lamang sa religious fanaticism that is sweeping all over the world right now. At nagkataon pa naman na mga religious fanatics na ito ay siyang mga mapera, mga mayayamang mga bansa. Kaya nagagawa ang ibig at nakapapanakot. Hindi ba kayo na-alarm that there might come a time in our generation when there will be persecution once more for the faith? Because it is happening. It is creeping slowly all over the world. All you have to do is look at the world map and you will see that everywhere it is growing. Napakabilis ng paglago. Maging ang Western Hemisphere, marami ng mga mamamayan doon ang yumayakap dito sa pananampalatayang ito. Hindi ba kayo na-alarm? Kailan pa tayo kikilos? Kailan nyo pa sishera ng kapitbahay nyo kung naunahan na tayo? Kailan pa natin sishera ng mga probinsya kung nandun na sila at malakas na sila doon? Kailan pa? People that need and understand the need for Christian work can only be a willing worker. Hindi na natin ipagpapaliban, hindi na natin ibibigay ang ating mga mababaw na dahilan para tanggihan ang tawag ng gawain sapagkat ang panahon para kumilos ay ngayon. Darating ang panahon when there will be religious persecution once more. Where it will come from, we can only guess. And at this point, we can have very intelligent guesses. But wherever it comes from, the Bible has prophesied this. Are we ready? Baka mamaya sarili natin mga kamag-anak na hindi natin na-win for Christ ang bumaligtad sa atin. Baka mamaya sarili niyong mga anak at mga magulang, mga kapatid at mga kaibigan ang babaligtad pag dumating ang panahon na itong mga grupong ito ay talagang naikalat na nila ang kanilang impluensya. May panahon pa, pwede pa ngayon. Bukas, baka huli na. Pero anong ginagawa natin? Anong ginagawa natin? Hindi na nga hinihingi na lahat ay maging misyonero at magpunta sa mga cultural communities na ito. Ipanalangin na lamang sila. Meron bang nananalangin man lang dito sa church na ito para sa mga kababayan natin ng mga hindi Kristiyano? Kailan pa? Kailan pa natin ipinapanalangin pagka tayo ay mga sinisigan na uli at sinusunog at pinapatay tulad ng nangyari ng mga nagdaang panahon? The history of the Church of Jesus Christ was written in blood.
All you have to do is look. Tingnan lamang ang kasaysayan at makikita natin na ito ay sinulat sa dugo. What are we doing? What are we doing? Kung nakikita natin ang pangangailangan, kaya dumating kay hindi ang panahon na yon, yun ang mga taong ating mga kilala ay mamamatay din. At pag namatay, ay mahuhusgahan din. Kaya lalo din naman nilang kailangan ng Panginoon. People need the Lord. At kung nauunawaan natin ang pangangailangan na ito, isa lamang ang magiging tunay na epekto sa ating buhay. We will be willing workers. Willing. We can be willing workers if we understand the need, if we know the responsibility of every believer na ang nakatanggap ng mabuting balita, na ang ligtas na, nakatanggap na ng katotohanan, na hindi niya dapat salohin ang katotohanan ito sapagkat marami pang nangangailangan. At yung mga taong nangangailangan na ito, kung hindi nila malaman ang katotohanan ngayon, they will be our persecutors tomorrow. Yung mga bata na nakapaligid sa atin, if you don't win them for Christ today, they will be your enemy tomorrow. Mga magulang, pag ang inyong mga anak, hindi nyo napalaki sa Panginoon, magiging kaaway nyo yan pagdating ng panahon. Sapagkat ang impluensya sa kanya ng paaralan, ang impluensya ng lipunan, ang impluensya ng show business, ang impluensya ng mga lansangan, napakalaki, it's overwhelming to counterbalance the influence or whatever little influence you might have with children that you spend very little time with in the first place. Kaya dapat ang mga magulang pinapalaki ang mga bata sa Sunday school. Alam niyo po ba na ang attendance ng ating Sunday school eh depende sa attendance ng magulang dito sa taas? Siyempre, pag absent ang magulang, absent ang anak. Kaya kung mga magulang na nagmamahal sa kinabukasan ng mga bata, kahit medyo tinatamad kayo o napapagod kayo or whatever, pagka linggo, hindi niyo dapat pinapa-absent sa Sunday school ang mga bata. 5 araw sa isang linggo na tinatambakan ng utak niya ng secular teachings in the secular schools na sinasabing ang tao ay nanggaling sa unggoy. Only 1 day a week na pwede nating i-balance, a-absent pa kayo? If you don't win your children for the Lord early on, they will be agents of the devil later on. And they will harass your life. Not only you, but our society and this whole planet. You should know your responsibilities. Am I my brother's keeper? Yes, I'm my brother's keeper. Gaano katagal na kayong Christian? Sa inyong lugar, sa inyong bahay, sa inyong opisina, sa inyong paaralan, gano'ng karami na yung na-win natin? Gano'n na lang ba yun? Lilipas na lang ng lilipas ang panahon, hinihintay na lang natin mag-rapture o mag-second coming dahil total, sigurado na tayo. Papaano ang iba? Gusto ko sanang ipaalala isang bagay na alam na naman nating lahat, meron tayong responsibilidad. We will be willing workers if we understand the need, if we know our responsibilities. And if we count the cost of working for the Lord, and if we are willing to pay. Yung iba, ang aga-aga, yes, magmi-minister, yes, I'm going to work. Pero sa middle, umaatras, ay, ang hirap pala. Mahirap pala. Sobrang demanding pala sa time, demanding pala sa effort, this and that. You count the cost. Hindi pwede magpapagawa ka ng bahay, meron ka palang 2,000 pesos, o pwede na to, ibili ng konting semento, konting bato, start na. You count the cost. And you say, I should be able to finish it. Hindi sa kalagitnaan, ititigil. Ganon din sa paglilingkod sa Panginoon. Don't be emotional and immediately jump into it. You count the cost. The more difficult it is to say yes because you have to hurdle so many difficulties. Once you say yes, that's it. Hindi pa atras-atras. We have to count the cost. And no matter what the cost is, we should be willing to pay it. When the Lord died for us, He counted the cost and He was willing to pay the price. So the Lord requires a willing worker. That should already answer the question of some people why even at this point they could not still call themselves workers. O kaya worker pero so-so. Hindi naman masyadong efektibo. Una, we should be willing. And love for souls that perish every day should be a compelling reason for us to be willing to work. Then, the Lord requires obedient workers. Acts 5:29, we must obey God rather than men. What does it mean to be obedient? Okay, so I'm a willing worker, but am I willing to be obedient to work the way the Lord wants me to work?
Kumisan, oh, eto ako mag-volunteer, pero ito kung gusto kong gawin, ito hindi ko gagawin, itong time ko. Yung sarili pa rin ang nasunod. We must be obedient to God's call, to God's direction, and not only to the Lord's work, but also to the Lord's ways. Paano ba ang paraan? Mga detalye. Because God's work must be done God's way. Are we obedient workers? Kasama na siyempre sa obedience as a worker, submission to the system, to the chain of command. O baka nga worker ka nga, rebelde ka naman dyan. Lagi mo nalang ginugulo yung sistema. Are we obedient workers? Yung magaan na kasama. Meron po mga kasama pero mabigat kasama. Lagi nalang nakakontra, lagi nalang may ibang ideya, ibang espiritu. Iba naman yung magaan, masaya kang magtatrabaho, hindi yung nagtatrabaho kayo na mabibigat ang loob. Sa trabaho, walang kwenta yung hirap ng katawan, basta maluwag ang loob. Ang mahirap sa lahat, yung mabigat ang loob mo. Kahit magaan ang trabaho, bumibigat. So tayo ba'y nagpapagaan ang loob ng mga kapwa natin manggagawa o pinapahirapan natin ang kanilang loob? Are we obedient workers? Then the Lord requires a rededicated worker. Bakit rededicated? Because many Christians lose their first love. Tulad ng isang church na binabanggit sa Revelation. Sabi sa Revelation 2:4, I hold this against you. You have forsaken your first love. Bakit sinasabi nating rededicated worker? Because many people, even especially kung bagong Christian, willing mag-work yan. Willing mag-serve. Willing yung tumalon mula sa mga bundok, willing magpunta sa Africa. Pero pagkatapos, nanlalamig at tinatamad. Gano'ng karami sa atin ngayon dito, ang once upon a time, committed to a ministry, pero ngayon, wala na kayong ministry. Anong dahilan? Dahil noon, mainit kayo. Ibig sabihin ngayon, malamig na kayo. Ganun lang yon. Wala nang ibang complicated explanation. Hindi dahil busy ako ngayon, hindi dahil marami kong ginagawa, dahil gano'ng busy ang isang tao, kung nag-aapoy ang kanyang pananampalataya, makakagawa siya ng paraan na makapaglingkod. Marami sa atin dito, dating naglilingkod, ngayon hindi na. Anong dahilan? The Lord needs a rededicated worker. Bakit rededicated? Because many Christians become cold along the way that we have to be reheated. We have to be rededicated. Kaya nga day by day ang pangalan ng ating ministry. Because day by day we must renew the commitment. Hindi ko itinatanong, kapatid, kung committed ka last year. Hindi naman yun ang topic eh. Ang topic is committed ka pa ba ngayon? Hindi ko itinatanong kung nag-missionary ka 3 years ago or 5 years. Eh, missionary ka pa ba hanggang ngayon? Hindi naman pinag-uusapan, nag-Sunday school teacher ka ba 4 years ago? Eh, ngayon. Yun ang pinag-uusapan. Hindi yung dati. Have you been rededicating yourself and your ministry to the Lord? It's not enough to sit on past glories. Sa ating ginawang paglilingkod noon, binigyan na rin tayo ni Lord ng blessing noon. E paano yung blessing na ibinibigay sa iyo ngayon? Wala ka malang isinusukli, itinatapat na paglilingkod. Lagi mo nalang sinasabi, alam mo, once upon a time, naglilingkod ako. But once upon a time, during that time, the Lord also blessed you. And since that time up to now, the Lord has never stopped blessing you, why have you stopped working? We must be rededicated. Gano'ng karami sa atin ngayon dito ang kailangang mag-rededicate ng sarili. Naakala natin kung muna kapaglingkod tayo ng 6 na buwan, 1 taon, 2 taon nun eh, sapat na yon. Samantalang hindi naman tayo tumitigil huminga araw-araw, hindi naman tayo tumitigil uminom ng tubig at kumain ng kung ano-anong pagkain at hindi tayo tumitigil na makatanggap ng mga provisions and protection of the Lord. So why should we stop working? Maraming mga dahilan kumisan eh kasi nagkaroon ako ng operation. 2 years ago na yan! Tagal-tagal na, bakit hindi ka pa rin uli bumabalik sa iyong work? I mean, luma na yan, nabura na ang iyong peklat. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin bumabalik sa gawain. Eh kasi noon, nag-thesis ako, tapos na ang thesis! O ba't hindi ka pa rin naglilingkod? Eh kasi nung graduating ako, ayan, gumraduate ka na. Maraming excuses. But I like to ask you this, do you need to be rededicated as a worker? Nakakalibang kasi, nakakabulag yung na-accomplish na noon. Lalo meron kang plaque, meron kang trophy. Noon yun. Ang pinag-uusapan yung ngayon, this week. Yung tapos na, tapos na. At kahit ano pang ginawa nating paglilingkod sa Panginoon noon, matagal na tayong nabayaran ni Lord, sobra-sobra pa. E paano ibinibigay sa atin ngayon? Wala man lang tayong ibinabalik.
Kaya nga sabi sa Romans 12:1, "Therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship." Are we offering our bodies as living sacrifices? Say, "Lord, binigyan niyo po ako ng bibig na maganda magsalita. O bueno, gagamitin ko po to teach. Heto, binigyan niyo ako ng voice to sing. Heto, binigyan niyo ako ng paa na nakakalakad. I'm going to visit brothers and sisters. May kamay ako, maglilingkod ako." Are we offering our bodies as living sacrifices? O araw-araw, dinadala natin sa ating mga opisina o pabrika, "Eto ang aking katawan, boss. I'm offering it as a sacrifice." Doon natin inihahandog sa mga altar ng mga industriya, ng mga trabaho, ang ating sarili. Hindi masama dahil dapat tayo magtrabaho. Pero more than that, we should offer ourselves on the altar of the living God. Kung dinadala mo kay Don Enrique, sobe lang yung katawan, Monday to Friday or to Saturday, o dinadala mo sa yung employer, dinadala mo kay Tambunting, kung kani-kanino, "Eto ang katawan ko, gamitin nyo ko, pag-typein nyo ko, paglinisin nyo ko, pasagutin nyo kong telepono, eto ang katawan ko, gamitin nyo ko." Pero binibigay ba natin katawan natin sa Panginoon? Are you offering your bodies as living sacrifices? Are you a rededicated worker? It's very important. Revelations 2:4. At eto mga kapatid, "Let the Spirit speak to you." At sabi niyo, "Lord, kung para sa akin to, maramdaman ko. I hold this against you. You have forsaken your first love." Gano'ng karami kaya sa atin ang para sa atin yan. And then another requirement of the Lord, kingdom worker dapat. Ating letter K. What do we mean kingdom worker? Not workers for self, for fame or for money, but it is the kingdom of God that they work for. They work because of the kingdom of God. They work by the call of the kingdom of God, and they work by the rules of the kingdom of God. Kingdom worker. Conscious that what we are doing is not for ourselves, but for the kingdom. That we're going to do it not the way we want to do it, but the way the kingdom requires that it be done. And whatever glory we benefit and we get from this work goes back to the kingdom. Kukunti na nga mga kapatid ang workers eh. Pero hindi pa lahat ng workers, kingdom workers. Meron pa dyan, kasi nag-aantay lang akong matawag ng ibang trabaho actually, so dito lang muna ako. Pero pag tinawag ako, goodbye ah. So hindi kingdom worker yon, yun ang tinatawag na nagpapalipas ng oras. Gagamitin ang ministry na pamasak butas para huwag ka ma-idle, para kumita kita ng konti. Is it not scandalizing that we can do this? Marami nang nasa work na pero hindi pa rin kingdom worker, self-worker. They do it for their glory. Ay, pambihira naman yung isa, kasabay ko lang yun ngayon, may ministry ng ganito, dapat ako rin. Pero ano yun? Dahil ba nagko-competition kayong dalawa o dahil gusto mong lingkod? Are you a kingdom worker or are you working for self? It's important. Na pag may nagtanong sa'yo, may isang anghel na biglang dumadaan, tinanong ka, "Hoy, ba't ka nandyan?" Eh, kasi yan nire-require ni Lord eh. So we need kingdom workers. Conscious of the kingdom. That the kingdom is coming. And we should prepare the world for this kingdom. Conscious that the kingdom has actually begun. When Jesus died on the cross, and this famous sermon that Peter delivered in Acts chapter 2, when people accepted the Lord, the kingdom has begun. And are we continuing the work of the kingdom? The Lord requires kingdom workers. Kaya kumisan may mga naglilingkod sa Panginoon, pero in their innermost thoughts, sabi nila, "I'm empty. Gusto ko maging masaya, pero hindi ko naman napipil. Ba't kaya wala?" Baka hindi kingdom worker. Worker lamang. O baka worker for self. Kaya dapat nating siya sa atin eh. Ano pa talaga intensyon ko? Ba't ko ba ginagawa ito? Kung wala bang makakakita, gagawin ko pa rin. Kung wala bang pupuri sa akin, gagawin ko pa rin. Kung walang hahanga, gagawin ko pa rin. In fact, kung merong sasalungat, merong ma-offend, gagawin ko pa rin ba ang paglilingkod ko na ito? Dapat tatanong natin sa ating sarili. Then we will know if we are kingdom workers. Then letter E. The Lord requires eager workers. Eager. He who knows the commissioner, God Himself, and the commission to win this world for God can only be eager. Paano natin magagawa ang trabaho ng Panginoon na patamad-tamad, walang gana, wala sa mood,
kung talagang kinikilala natin kung sinong pinaglilingkuran. Kung talagang lagi nating inaalala na ang Panginoon ang ating pinaglilingkuran, ang Panginoon ang tumawag at ang ginagawa natin ay gawain ng Panginoon, can you afford not to be in the mood? Siguro mga isa, dalawang araw, pwedeng mangyari yun kung talagang pagod na pagod ang iyong katawan or you went through an emotional crisis. It can happen because of the human quality of our composition. But it cannot go on for weeks or for months and for years na walang gana, tinatamad. Ginagawa ang work ni Lord half-hearted. When you know that every effort exerted in the Lord's ministry turns into salvation of people, turns into edification and perfection of people, paano naman tayo hindi magiging eager? When we know that every worship service, the Lord sits there and receives our worship, how cannot we be eager to come? Whenever we teach, we handle a Bible study, how can we not be eager when we know that the Lord is pleased and the Lord blesses us? Babahagyan na nga tayo nagkakaroon ng mga Bible study sa mga bahay-bahay. Meron pang iba na kamoratorium. 2 linggo, 3 linggo, 4 linggo na hindi nagmi-meet. How can you afford not to do this? Eagerness is important. Yung gustong-gusto natin gawin, pag dumadating yung parang nagbabackside kang, medyo tinatamad-tamad ka na, this is already a dangerous situation. But what do you do in response to a dangerous situation? We marshal all our efforts and all our will and all the power available to us as God's children and do what is right. Hindi pwede na mga home group nyo, hindi kayo nag-meet ng mahigit 2 linggo na o 3 linggo na. Something is gravely wrong. Wala pa namang mga kulto na pumipigil sa inyo. Wala pa mga terorista na naglalagay ng bomba sa inyo mga bahay ay tumitigil na. Paano pa kung meron? Paano pa kung nakakatanggap ka ng mga threat sa telepono? Itigil yung Bible study nyo o hahagisan ko kayo ng granada. Baka lalo na. Ngayon naman, wala pang threat, tumitigil na eh. Wala pang ang labanan, sumusuko na. E paano pa kung may labanan na? Paano natin ihahanda ang ating sarili? How can we disappoint God? How can we turn God down when the Lord says, win the neighborhood, win your relatives, spread the word? You say, Lord, no. Saka na lang, next month na. O next season. Graduating ngayon si Junior. Buong pamilya kaming gumagawa ng thesis niya. So saka na. How can we do this? How can you ever say no to God? How can you even say later to God? When God calls, do we dare to say later? Natatandaan ko ang lola namin eh. Ang lola namin hindi pwedeng sagutin ng teka po. Hindi pwede. Mag-asawang sampal ang dadapo sa pisngi mo. Teka. Pag tinawag ka, nandun ka agad. Agad. Isang tawag lang. Pag nadinig mong pangalan mo at sumagot ka, hindi kailangan tatawagin ka uli. Dapat nandun ka na. Lola ko lang yun. Tao lang yun. E ano pa ang Diyos? Pero gano'ng karami sa atin, mga kapatid, ang sumasagot sa Diyos ng later. Sabi sa iyong, anak, punta ka doon, gawin mo to later. Busy ako. Rudeness. How can we do this to the Creator? E paano kung ikaw ngayon ay nasa sagasaan at Lord, iligtas mo po ako, sabi niya, later. Pero ginagawa natin sa kanya yon. Pero tayo, pag nangangailangan, gusto natin agad-agad sagutin ka na. Be eager. Romans 1:15, that is why I am so eager to preach the gospel also to you who are in Rome. 2 Corinthians 8:11, now finish the work so that your eager willingness to do it may be matched by your completion of it according to your means. And 1 Peter 5:2, be shepherds of God's flock that is under your care, serving as overseers, not because you must, but because you are willing, not greedy for money, but eager to serve. Nagkakandarapa, nagmamadali, excited to serve. This is what God requires of His workers. Kumisan din naman kayo siguro, merong mga subordinates o may katulong sa bahay o anak. Pag inutusan mo yung parang kayo bigat-bigat ng paa, ang bigat-bigat ng loob, hindi ka rin ginaganahan sa taong ito. But the Lord likes to see eagerness. At alam nyo kung talagang nauunawaan natin ang magnitude of the work and the urgency of the need, we will be eager. Hindi tayo makaka-afford na patamad-tamad. Siguro nagpapahinga ka a few days, maybe some weeks, but beyond that is already abnormal. Sobra na yon.
Then finally, letter R. What does the Lord require of His worker? Ready worker. Isaiah 6:8. Then I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send? Who will go for us?" And I said, "Here I am. Send me." So dapat ready. Marami pong mga manggagawa ng Panginoon, willing, obedient, rededicated, kingdom-oriented, eager, pero hindi ready. Then, pagkatapos ka na ng college, pagkatapos ka na ng medicine, pagkatapos ka na ng ganito, ng ganito, bakit kailangan ipaghintay? Bakit? Hindi naman sinasabing 24 hours a day, gawin mo to eh. Hindi naman sinasabing tumigil ka sa paghingat, gawin mo to. We can always incorporate godly service into our daily activities no matter what we do. O willing ka nga, obedient ka nga, eager ka nga, hindi ka naman ready. Di bali, wala din yun na daya pa rin tayo ng kaaway. Na-checkan mo na lahat, lahat, lahat. Tapos finally, yung R hindi pala papasa kasi hindi ready. Bakit kailangan na ikompartmento natin ang buhay natin? O nagha-high school ako, nagka-college ako, itong ginagawa ko ngayon. Bakit kailangan na pagkatapos ng mga bawat segment at saka tayo maglingkod? Bakit hindi pwedeng ihalo at isabay? Everywhere, life is full of heroism. Everywhere, you meet people who are not in the Lord. Every place is a mission field. Every day is an opportunity to serve. How can you say, pagkatapos ko na ng college? Paano mangyayari yun? Wala bang namamatay? At wala bang mamamatay hanggang hindi katapos ng iyong kolehiyo? Wala bang mamamatay hanggang hindi mo natatapos ang iyong thesis? Wala bang mamamatay hanggang hindi natatapos ang construction ng iyong bahay at pwede nating ipagpaliban ang paglilingkod sa Panginoon? How can you not just incorporate it into your daily living? Why does it have to be compartmentalized and why does it have to wait until several compartments of your life are finished? It's a lie. It's a deception. Alam niyo po yung mga pagkatapos ng ganito, pagkatapos ng ganon, isa yung deception na ibinibigay sa atin ni Satan to make us ineffective. And many of us are foolish enough to be deceived by this. The day of salvation is now. The day to serve is now. It is not after a several periods. It is always now. It is always in the present tense. Are you God's worker? And if you are, which areas of this spelling of the word worker will you say, "Oh, that's nice. I mean, by God's grace, I pass." And which areas don't we pass? First, I like to ask each one to contemplate quietly, and I like to speak with people that have been workers who are not workers anymore. Naging audience na lang sa pagtagal ng panahon. I like to speak to you specifically. Allow the Holy Spirit to work in you and stop this deception of the evil one. Let's stop sitting on past ministries and start thinking about today. Workers before, not workers anymore. Heads bowed, eyes closed. Let's be alone with God. Let the Lord speak to you. There's another group that I will ask that you speak very, very sincerely with the Lord. Those that have never been workers. Permanent na lang willing, but never ready. Ganyan na lang ba kayo? Aabutan na tayo ng kamatayan, ganyan na lang. And workers, you know that you could be more effective. But today, you have realized that there are several things that should be done to be more effective. All of us, let's ask the Lord to judge us today. So that according to the correct judgment of the Lord, we can correct our lives. Allow the Holy Spirit to speak to you. And to anyone, when you say to yourself before the Lord, "I was a worker before, but not now," and you want to rededicate your body, your ministry to the Lord, stand up and rededicate yourself to the Lord. Say, "Lord, I was a worker before, but not now. But I like to rededicate my life. Muli kong nakita, Panginoon, ang pangangailangan. Nakita ko ang aking sarili. Gusto ko po muling maglingkod. Matagal din naman ako nadaya
matagal din ako naging audience. Nasa ministry, parang nakikipanood lamang ako. Pero ngayon, Panginoon, gusto ko na uling maging useful. Gusto na ko uling magkaroon ng katuturan ng pagiging Kristiyano ko, more than just sitting and watching. I want to serve you again in an active capacity. Sino ang magre-dedicate ng kanyang sarili sa Panginoon? Stand up. And say, Lord, gamitin mo po ako muli. Ibalik mo sa akin yung joy ng paglilingkod. Tama na ang mga panahon ng pagbabakasyon sa ministry. Narito na muli ako, Lord, enlisting myself. Who else will stand up and say, Lord, narito ako muli. Forgive me for the past that I have not been serving you. But right now, Lord, I like to receive your forgiveness and I like to receive your anointing and I like to receive your blessing that as I stand, you put your hands on my head and anoint me once more. Who else, brothers and sisters? You would say, God, narito na muli. Maaring nag-serve ako partially, muli ngayon, Lord, gagawin ko pong priority ang aking service. The Lord is delighted. The Lord is delighted. Angels of God are singing hallelujahs to the victory of the Lord today. Don't let the devil deceive you. Time is short. You should make it count. Who else? Because I'm going to pray for you. And we're going to pray together. People that would like to say, Lord, gamitin mo po ako muli. Actively. Hindi kalahati, hindi one-fourth. But use me as you would like. Narito ako muli. Alisin mo mga hesitation ko, Panginoon. Mga worries. Because you are a great God. Yes, anymore. Last call to those who would like to say, Lord, I stand up. Count me in once more. Isali niyo po ako muli sa team. To be an active player. To be an active participant. Na magamit niyo, Panginoon. Magamit niyo po. Kilala niyo ko, kilala niyo yung kahinaan ko at kalakasan na naibigay niyo, yun ang binibigay ko, Lord. Not more than whatever you gave me, but just what you gave me. Anymore, we will pray. We will pray. We're going to ask the Lord to move and to set you free from whatever has held you prisoners for so long. Panginoong Diyos, nalulugod po kayo, nalalaman namin, Lord, sa pagtayo ng mga kapatid na ito. Muli tinatanggap ang hamon. Muli, Lord, rededicating themselves unto you. Ang lahat ng nakaraan, Panginoon, hinihingi namin ang tawad individually, ang naging pagpapabaya sa ministry, ang pagpo-focus namin ng atensyon sa aming mga makasariling gawain lamang. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay pawiin mo na. Sa personal na paghingi ng tawad ng bawat isa, Lord, ay ipatawad nyo na po. Hugasan nyo na po, Panginoon, at baguhin. At ilibing nyo na sa kalaliman ng dagat, never to be remembered once more. And Lord, right now, we receive your forgiveness. We receive your restoration. And once more, O Lord, we're glad to receive your anointing, the empowerment of the Holy Spirit. And as we stand before you today, we receive the commission that you're giving us. Kung ano, Panginoon, ang ipinagagawa nyo sa amin ngayon, tinatanggap po namin. Tinatanggap po namin, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa. At nawa, ang paglilingkod na ito, ang rededication na ito ay manatiling mainit, Panginoon, hanggang kayo'y makita namin face to face. Na hindi na muli pa ito na abutan ng panglalamig o katamaran, kundi hanggang makita namin kayo ng mukhaan, patuloy na mag-alab ito at patuloy kayong maging dakila sa buhay namin sa pamamagitan ng aming pagsusuko ng aming mga buhay. Tunghayan mo, Panginoon, ang mga anak mong ito na nakatayo sa iyong harapan ngayon. Ayon sa iyong mayamang bendisyon, ayon sa iyong mga pangakong hindi nababago o natitinag, buhusan mo ng pagpapala. Hipuin mo, Panginoon. Palakasin mo sa mga kahinaan at ang mga kalakasang ibinigay mo, ipag-ibayuhin niyo po ang kalakasan. At nang sa gayon, ang paglilingkod na ito ay magkaroon ng kabuluhan. Kabuluhan hindi lamang sa aming sarili, kundi sa iyong iglesia sa buong daigdig. Lord, take delight in these people who stand before you. May this offering burn like incense and reach you in the heavens. And may you be delighted. And may you be blessed. Bless your holy name, O God, who call your people to service once more. We don't do you a favor, Lord, when we serve you. You do us an honor.
and you do us a favor. Thank you for the favor. Thank you for the honor. Thank you, Father, in Jesus' name.